Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, mag-react po tayo dito sa News 5 na pinalitan nila itong mga speech ni Guanzon during the speech of during the rally of Lenny Robredo. Si Guanzon pumasok at nagsisigaw sa mga tao. Ito ay nag-express siya sa kanyang galit kay Bongbong Marcos. Talagang ako guys, na-shock ako na ganito pala si Guanzon. Hindi ko inakala na sa kanyang sa COMELEC, no? Higher rank sa COMELEC, ganito pala siyang magsalita. Parang sumisigaw, parang walang asal, walang aral. Ewan ko ba. So, kayo guys, magkomento kayo dito, kayo nang humusga sa kanyang ginawa, sa pagsisigaw niya, sa pagwawala niya sa stage. So I don't know kung ano yung komentaryo niyo, i-comment down below ha. I-play natin itong video. Mag-comment kayo kung anong masasabi niyo kay Guanzon. Okay. At kung ang 203 billion ay isole niya. Until now, ang 200 billion pa rin ang kanyang hinanakit. Hindi pa rin ako buboto sa kanya, ano ako tanga? Alam mo Guanzon, kung hindi ka buboto sa kanya, okay lang yan. Wala kaming magagawa sa fun. It's your choice. Isole nila! Ninakaw nila sa atin! Yan. Isauli nila nang ninakaw sa atin. Guanzon, di ba? Inimbestigahan nyo yan sa COMELEC. Wala kang ebidensya. Ha? Bongbong Marcos has given all the files, has given all the evidence na sila ay nagbayad na sa BIR, yung kanyang mga reklamo, na ano yan, na solve yan lahat sa yung mga reklamo sa COMELEC, di ba? Ikaw naman dyan nung nandun, di ba? So, ba't ka magsabi ng ganyan? 14 anyos lang ako nag-martial law siya! Kung 14 years old ka pa lang nun, parang wala ka pang alam nun, di ba? How sure are you na yung mga kumakalat na balita noon na talagang nagnakaw ang pamilyang Marcos o talagang hindi sila nagbayad ng tax? Paano mo nalaman? You're still 14 years old at that time. Disqualified na yan, anak! Bakit hindi na disqualified? Malapit ka na! Madidisqualify ka na! Hindi kami banga! Guanzon, kahit anong sabihin mo, wala ka na sa COMELEC, hindi madidisqualify si Bongbong Marcos. Tingnan mo nga guys yung kanyang asal, ulitin natin. Madidisqualify ka na! Hindi kami banga! Parang bata na nagwala. 203 billion! Ilang bakuna pa sana! Alam mo no, ang kaibahan ng rally ni BBM at saka itong kay Lenny Robredo, yung rally ni BBM, puro mga positive campaigning. Ito naman sa kabila, puro paninira, negative campaigning. Okay? So, guys, kayo nang humusga kung saan kayo boboto. Dito sa Unity Team o sa mga Pinklawan? Ha? Kahit naman ako, talagang pupunta ako sa Unity Team dahil magiging masaya ang ating bayan. Kung pupunta ako dito, dito ako boboto sa kanila? Wala. Magulo. Makikita mo talaga sa rally na yung kanilang rally, puro paninira, magulo. Dito sa kabila, kay BBM, Unity, Peace. Yan ang gusto namin, taong bayan. Ilang classrooms, ilang bigas, bawat isa sana sa atin na iuwi ngayon may 1,800 pesos. Kung sampu... Itong si Guanzon, kung makaakusa kay BBM, akala niya may ebidensya siya lahat sa mga kanyang sinasabi. Kung kayo sa bahay, meron sana kayong 18,000 pesos. Sigilin nyo na. Ikampanya nyo. Tingnan mo yung mukha guys, galit na galit. Si Lenny, para mailampaso niyo yung Bongbong Marcos na yan. Tingnan mo.
ilalampaso. Tumakbo si Lenny Robredo para ilalampaso raw si BBM. Talagang wala talaga. Instead of campaigning your plans in the government when you become a president, no? Sila, instead of, I think, itong mga kalamay ni Robredo, hindi ito na-orient na kung pumunta ka sa rally, ganito ang sasabihin nyo, iwas tayo ng, ano, paninira. O, wala. Walang orientation. No? Ayan. Nung isang araw, si Chris Aquino, ang parang lasing sa rally. Ngayon naman, ito parang iro na tahol ng tahol sa rally. So, ayan, wala. Disorganized talaga, guys. I'm warning all of you, no? Ito talaga ang mga tao itong pipiliin yung iboboto nyo during elections. Good luck sa ating Pilipinas. Magulo talaga. Ay. Sabi nila sa akin, ka-edukada mong tao, bakit ka ganyan magsalita? Oo nga eh. Ka-edukada mong tao, Guanzon, ba't ka ganyan magsalita? Ikaw rin ang pumatay sa sarili mo. Call kay BBM. Ang sagot ko, si BBM nga, hindi nag-graduate sa college. Oh, yan ang nagpapatunay. Ikaw na nakagraduate sa sabi mo, asal-aso. Si BBM na sabi mo na hindi nakagraduate ng college, pero malinis ang pagkatao. So hindi yan nasusukat sa pagiging ano. Oh, I will defend those people who did not graduate in college or in high school. Hindi lahat bobo, hindi lahat asal-aso. Okay? Tandaan mo yan, Guanzon. Okay? Hindi lahat na hindi nakagraduate ng high school ay masama ang ugali at mga bobo. Okay? Hindi kagaya ng iba dyan na nakagraduate, may diploma, pero yung asal parang aso. Oh, kayo na lang ang manghusga. Oh, kung makalait kayo ni Bongbong Marcos, akala nyo kayo na ang ano, matalino lahat. Tumakbo pang presidente ang lentek! Ha? May diploma yan. Nakatapos niya na ng pag-aaral. Walang hi... Pero ganyan magsalita. Yung nakatapos, kalmado. Laging may respect sa kanyang kapwa. Yeah! Napakawala! So, meaning to say, nasa tao talaga yan. Kung mabuti kang tao, kahit hindi ka nakagraduate, marunong kang mag respeto sa kapwa mo, hindi ka ganyan magsalita. Yeah! Napakasinungaling! You proved that kung saan siya nagsisinungaling. Anong sinasabi niyo ng Marcelo ay golden years of my life? Hindi pa ako nakakalimot! Para talagang walang pinag-aralan, guys. Tingnan mo yung mga galaw. Pangalawang Marcos ka na nilalabanan ko! Yung mga tinatahol niya, panahon pa yan sa tatay ni BBM. Doon ka mag ano, sementeryo ka sa ano, libingan ng mga bayani. Doon ka magreklamo kay Ferdinand Marcos. Anong kinalaman ni Bongbong Marcos dyan? Awa ng Diyos! Huwag mong gawing tatlo! Ginamit mo pa ang Diyos. Alam ko naman mangyayari pag nanalo yan! Alakala nyo ba aalis yan? Hindi yan aalis! Kung makahusga ka, hindi pa nga nanalo yung tao, ang grabe mo nang humusga. How much more kung kayong mga pinklawan ang nakaupo, no? Kung talagang negative, ay nako. Hindi yan aalis! Kaya kailangan ngayon pa lang! Hindi yan aalis, Guanzon. Dahil, mahal yan ng sambayanan. Majority of the Filipino people in the Philippines mahal si Bongbong Marcos. Ngayon pa lang ang daming langgam dito, ano ba? Oh, yan. Linanggam ka na. Karma mo tuloy. Daming malanggam dito, ah. Nasaan na si Antman? Si Bongbong Marcos pa ang pinariringgan. Grabe talaga itong babae ito. Parang, I don't know if talagang nakagraduate ito, guys.
para sa akin hindi ito naka asal squatter talaga. Tumatakbo siya laban kay Lenny. UP School of Economics, siya magna nakaw. Ayan. So, yun ang video guys. Yun ang humusga. Ewan ko ba kung meron pa bang bubuto sa mga kakamping. Parang in conclusion, dapat we should vote wisely. Bongbong Marcos has a good campaign. He delivers well compared dito sa mga pinklawan, okay? So, kayo nang humusga at hindi ko na kayo dapat hindi na ako dapat mag-explain sa inyo guys kung ano ang ano sino ang karapat dapat. Makikita mo talaga sa video kung dapat ba itong tangkilikin natin itong mga taong ganito. So, hanggang dito na lang guys. Please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga videos ko. At like and share this video so that makalat ito sa friends and families nyo at sa mga BBM supporters. So hanggang dito na lang guys. See you in my next video. God bless everyone.